ay kakalasin na natin. Naibabad na natin siya. Para makapag-ikot na rin tayo. Yung mapapansin natin na malambot. Malambot na siya. Yan. Kaya wala kang ipag-aalala na mapuputol mo. So, unahin natin yung ito. Labas natin. Gagamit ako ng gunting. Bali yung kabilaan ng gunting na to, walang talim. Kaya pwede mo siyang gamitin. Susungkit lang natin. After naman na makapaglabas tayo dito ng mga ilang piraso, luluag na yan. So, madali na siyang ilabas. Kung ito ay alum, mas madali itong ilabas. Kasi yung copper, medyo, lalo na kung rewind ng pabrika, medyo matigas yan. Pero yung mga nabibili natin na rewind sa tindahan, madali ding kalasin yun pag naibabad mo. Saglit mo lang siyang matutuklap o may ilalabas. Hindi katulad nito na galing sa pabrika, medyo may kahirapan na paglalabas nito. Kailangan mag-iingat ka lang. So yan, natanggal na natin yung isa. May labas na natin siya. Ngayon kung mahirap sa'yo, para sa'yo yung maglabas nito, kasi nga bagito ka o ngayon lang magsisimula na mag-repair nito, okay na rin naman na tanggalin na natin ng buo ito. Itong dalawang ito. Kasi kung sa akin lang, kung ako ang gagawa nito, okay na yan, naka-ready na siyang ganyan. Yan. Iganyan ko lang siya, pareho, pati ito, ilagay ko lang siya doon, may sasalpak ko na yung running na papalitan. Pero kung katulad mo na medyo takot pa, o kaya lagi kang umiilag na baka may maputol ka, so pwede mo na siyang pwede natin siyang kalasin na pareho. Tsaka na lang natin siya ibalik kapag nailagay na natin yung running. So yun lang yung pwede natin gawin kung nag-aalala ka na baka hindi mo kayanin na ganito yung paraan magawin mo. No, na after na matanggal mo itong isang to, giganon mo din na katulad nito, gawin na natin para hindi ka na mahirapan bilang isang nagsisimula. Tanggalin na natin siya pareho. Pag natanggal natin siya pareho, tsaka tayo iikot para doon. Tapos natin siya ibabalik para maayos na rin natin na, kasi pag kinalas natin kasi ang copper, hindi masyadong maganda na yung forma pag binalik natin. Yan. Pero may ibabalik ko yan kung ako lang yung gagawa. Pero pag mga baguhan pa lang, baka maganda pilipilipit kayo ng paglalagay o pagbabalik. Kaya ang gagawin natin, kalasin na lang natin sila ng buo para maayos din natin yung pag-ikot. Pwede naman tong ayusin. No? Ibababad lang natin to sa lacquer thinner para malambot siya na pag iwahiwalayin o iikot o ayusin ng pantay-pantay para maipasok uli natin dito sa pinagtanggalan natin. So yun muna ang gagawin natin para hindi na kayo mahirapan. Kasi kung ako lang yung hindi na ako nagtuturo ng ganito, kung ako lang, ganito lang yan. Talian ko lang yan dito, hindi na yan magiging sagabal. Pag natalian ko ng ganyan yan, tapos susuot ko na yung running, okay na, tapos na. Ang problema, dahil nga
kung nagsisimula ka lang, medyo parang baka hindi mo kayanin na ganito yung sitwasyon, magsasalpa ka ng running. Okay, tatanggalin na natin pareho. Itanggalin natin to para mailabas natin yung kabila. Medyo mag-iingat lang tayo pag tinatanggal natin itong sulito. Yan. Okay na. Pag natanggal natin to, mas madali na siya. Minsan kinakamay ko nga lang yan pag sobrang lambot. Nilalabas ko lang ng kamay ko. Sinusungkit ko lang yan kapag medyo may kahirapan siyang ilabas. Madali naman tong ayusin pagdating sa labas. Hindi siya pahirap kasi ang copper kasi hindi basta-basta nalalagot. Kaya kahit itsura niya lukot-lukot, matutuwid mo pa yan. Yan, after natin na mailabas yung dalawa, pwede na natin siyang gupitin sa duksungan niya para makapag-ikot na tayo. Ngayon, kung dahil nga sa isa kang bagito o kaya ay bago mo pa lang sinubukan, so parang iisipin mo na maayos ko pa kaya itong maayos ko pa kaya itong hinugot ko kung ito uli ang ikakabit ko. Siyempre sa isang katulad mo na nagsisimula pa lang, talagang 90% o 80% na mahirapan ka na ibalik ito sa dati kasi hindi mo pa alam yung technique at ngayon mo lang siya na nagawa. Ngayon sa amin, kung marami man kami na naggumagawa na ng ganito, ang ginagawa namin dito, iniikot lang namin ng panibago. Na kung hindi na namin siya kayang ayusin ng hindi iikot, kailangan iikot uli ng bago. Madali naman po itong iikot uli ng panibago kasi pag naibabad natin to sa lacquer thinner, malambot na siya. No, kada iikutin mo siya, halimbawa kukunin mo yung number 3, yun muna ang kukunin mo, tapos sunod mo yung number 2, panghuli yung capacitor to 1, yun. So ganun ang ginagawa namin proseso para madali namin siyang ayusin. Ngayon dahil nga sa bago ka pa lang, so tinanggal mo na halimbawa ito at medyo mahirapan ka na ayusin para ibalik uli siya dyan, mag-ikot na lang. Ituturo ko na rin na dahil mag-iikot tayo nung running, so after natin na maikot ang running at maikabit natin, itong dalawang hinugot natin to, iikot na rin tayo para makita nyo na rin na pati yung starting, makikita nyo yung yung difference ng magkaibang ng ikot ng isang malapad at saka ng isang makitid. Hindi lang dun sa running nyo makikita, pati na rin dito sa starting. Para pareho na sila, mas maganda na makita nyo rin pati yung sa starting. Okay, so ito, para sa akin na lang ito, no, kung gagamitin ko sa iba, pwede ko naman siyang gamitin sa iba kasi good naman ito, hindi, wala namang sira. Gagamitin ko na lang ito sa iba. Yung ikakabit natin dito, mag-iikot na lang tayong panibago para running tsaka starting makita nyo kung paano talaga
natin kunin yung kopyahin yung original na data ng coil na to. Okay? Sundan lang natin. Okay, dahil ito ay tatlo, so tatlo din yung ating mapuputol dito. Puputol tayo dito sa una nating tinanggal yan. Yan, putol natin, tatlo yan. Dito tayo magdudoksong after na makapag rewind tayo. Ito namang kabila, dito rin may tatlo. Yan. Puputulin din natin ito. Dito rin tayo magdudoksong. Yan. Nakikita nyo yung tatlo dito, tapos sa kabila tatlo din. Tapos yung ating running, makikita nyo naman yung isa. Yan. Tapos yung sa dulo ng running na pinutol natin, ito. Yan. Okay na. So, mag-iikot tayo. Manood kayong mabuti. Pakinggan yung mabuti. Kung paano natin siya iikot. Yung pagsusuot natin o pagbabalik natin, nakikita nyo naman yung ano. Nakikita nyo naman dun sa pagre-rewind natin sa spin motor. Tsaka maraming nagbablog na kung paano isuot. Hindi ko na kailangan na isa-isahin pa para ituro pa sa inyo yung kung paano isusuot. Kasi makikita nyo naman pag sinuot ko. Hindi na kailangan natin na ano, balik-balikan pa yung pag-aaral dyan. Okay na. So, iikot na tayo. Bago tayo mag-ikot, i-lecture muna natin yung konting magdodrawing tayo ng patungkol dito. Yung babalikan natin yung dinrawing natin dito kung ano yung kanyang nangyaring pag-ikot, yung pasulong ba o paurong. So, napatunay natin na pasulong ito. Kaya yung drawing nito, yun yung babalikan natin. Doon natin ipapaliwanag pa rin yung kanyang resistance kung paano natin siya iikot at kung ilang ikot ang ating gagawin bago natin makuha yung kanyang resistance. Okay, balikan natin yung ano, yung drawing. Ito ready na to sa ano. Pag nakaikot na tayo, sasalpak na lang natin. Bali yung katulad niya, nabanggit ko sa unahan, itong aking ituturo. No? Ito kasi yung madalas natin na nakikita o ginagawa na nabibili natin sa rewind, sa tindahan, pasulong. Itong paurong natin, medyo susunod siya dyan pag natapos natin ito. Yung ating kinat dun sa ating sunog na running, tapos kinalas na rin natin yung dalawang starting. Bali ang nangyari, bali ito, yung ating pinutol. So dito tayo nag start tapos lumabas doon, pasok siya doon, tapos lalabas dito, pasok doon. So bali ito yung pinutol natin, yan, pasok siya dyan, labas doon. So bali ang duduksong natin, yan, pagduduksongin natin yan. Dito naman sa kanyang ano, ito yung out natin, ito ang in. Yan yung running. Ito yung starting natin.
So ang starting natin bali tatlong wire. Yan. Labas siya dito. Tapos papasok siya dito. Dito. Yan, lalabas naman siya dito. So bali yung putol niya pasok naman siya dito. Tapos doon papasok din. Dito na yung labas niya. Ayan, yung out natin. Itong in. So, bali yung idudokso natin dahil dalawa yung tinanggal natin sa starting. So, itong dalawang ito, yung ating idudoksong. Papunta dito. Ayan. Tsaka dito. So, pag naikot na natin, makikita nyo naman kung paano natin siya idudoksong. So, yan yung ano natin na kailangan na gawin. Iikot muna natin itong dalawang ito, tsaka itong isa. So, unahin natin yung running. Bali, after natin na maikot to, susuot ko. Pagkasuot ko, ito naman ang iikot natin. Ayan, bago natin simulang ikutin yung ating ipampapalit sa ating hinugot, nabanggit ko sa unahan ng video patungkol dito sa aking ikutan. So nabanggit ko doon na hindi na ako gumawa ng marami na pag-iikutan. Gumawa na lang ako ng pinaka expanded. Ito ay karton lang na madali naman siyang tanggalin. Yan. So, itong sukat na to, 12, sakop na nito yung 13. So, meron akong 14. Yan, 14. Meron ding 15. At meron 16. Yan. So, sasalpak lang yan. Para hindi ka na gumagawa ng maraming ikutan. Malambot siyang tanggalin kasi karton lang. So ilalagay mo lang yun dyan para maging 16 na siya. Itong aking ikutan ay galing ito sa LCD. Yung aking mga magre-rewind, may kanya-kanya silang ganito. Binigyan ko na sila ng ganito para sila na yung gumawa. So lahat ng nagre-rewind na aking mga dating estudyante ay ito ang ginagamit. Merong manipis dito. Yan, nakukuha natin yan sa LCD TV. Ngayon, yung aking nabanggit na makitid dahil ito ay 1 cm yung lapad niya, meron akong ginagamit na para maging makitid siya. Halimbawa kung number 15 yung ating gagamitin na iikot, so gagawin ko siyang makitid. Ayan. So nikikitid na yung kanyang yung kanyang siguro mga 2.75 lang. Yan. Kabit natin para makita nyo. Meron din akong 16, may 18, may 20. So lahat ng kalimitan ginagamit ko yung 16, 18 tsaka yung 20 sa spin tsaka sa washing. So doon ako nag-a-adjust kasi ang spin motor hindi pare-parehas din yung gamit na magnetic wire. So simple lang yung ginawa kong yan para pansarili ko lang naman. So lahat ng mga repair ko ito ang gamit ko.
Pero dati yung pinakita ko na ikutan ko dun sa spin motor, dati gumagamit ako ng shafting. Tapos gumawa ako ng ano na, ng pinakabobin na nga, galing dun sa mga magnetic wire na nilagay ko sa plywood. Nakita nyo naman yon sa spin motor ng rewinding. Tapos nagkaroon ako ng dahil nga kailangan na ng machine, so kumuha ako ng dikamay. Hindi ako gumagamit ng dikuryente para makontrol ko siya, na alam nyo naman may edad na, so kailangan natin na makontrol. So, yung mga magre-rewind ko, mga gamit nila mga dikuryente na yan. Pero dumaan sila sa dikamay, para inuna ko muna silang turuan sa dikamay para mas madali nilang matutunan. So ikakabit natin to para makikita nyo na. So dito iikot natin dito yung number 15 ang gagamitin natin. Pareho. Isang malapad tsaka isang makitid. Iikot natin dito. So lalagyan natin to ng number 15. Ito, naka-ready na to, 15. Ito lalagyan pa natin. Lalagay pa natin to. Yan. Okay, tanggalin natin ang 16. Lagyan natin yung 15 para parehas na sila. So yan. Bali, isang malapad, isang makitid. Diyan natin iikot yung ating pamalit dun sa ating hinugot para mapatunayan natin anong kalalabasan ng makitid at saka ng malapad. Yan, dito na natin siya iikot. Number 34 yung gagamitin natin. Kuha tayo. Meron tayong number 34. Ito ang iikot natin. Ngayon, nabanggit ko na ang ating target na resistance ay yung pinakita ko sa inyo na nauna natin. Yun ang tatargetin natin na resistance. Kaya mag-iikot muna tayo ng 720. Dahil yan ay 34, kasi pag 34, pag kalimitan na gamit ang medium slot, kalimitan 720, 740, 760, pero pag nag 35 ka na, nandyan yung 800, 840, 850, so depende yun sa ikutan mo, kasi gaya ng nabanggit ko sa inyo, napaka-importante nitong ikutan, no, yung width, yung lapad niya. Kasi kung iba-iba tayo ng kanyang pag-iikutan, so mag-iiba din yung resistance na lalabas. Kaya gagawin natin para patunayan ko sa inyo na may magbabago kapag malapad ang ginamit ko at saka makitid, doon magbabago yung kanyang resistance. So yan, iikot natin. Yan. Okay, naka-zero na tayo. Meron tayong number 34.
mapapansin nyo na meron ditong mga binupit na masking tape. Kapag di kamay lang yung gamit natin na machine at nagsisimula ka pa lang, kailangan mo nito para yung pagbibilang mo ay hindi ka maligaw. Kada 100 na nabilang mo, lagyan mo lang siya ng tanda dito para yung tinatarget mo na ikot ay hindi ka mawala. So, iikot mo tayo ng 720. Yan. Try natin kung makukuha na natin yung resistance na gusto nating kunin, yung original na resistance niya doon sa ating nire-repair na stator o rewind. So ayan, subukan natin na dito sa malapad iikot natin yung 720. So malalaman natin kung anong pagkakaiba ng malapad sa makitid. Ayan, may 100 tayo. Okay, 400 na. Kailangan na lang natin ng bali 20. Tingnan natin kung sakto lang siya. Yan. 720. Try natin testingin kung anong maririd natin na lalabas na resistance. Okay, kaya sin natin para testing natin.
Yan. Meron tayong 101. Sa 720 na iniikot natin sa malapad, meron tayong 101. Yan. So, sobra yung 720 natin. So, babawas tayo. Try natin sa 680. Tingnan natin kung mag-exacto siya. Ang kailangan natin ay 98 lang. So, lumabas siya 101. Kaya babawas tayo. Kailangan na makuha natin exacto itong 98 ohms. Okay. Babawas tayo ng gawin natin siyang 680. Babawas tayo muna ng 40. Iikot muna natin siya. Pabalik. Okay. So, try natin sa ating 680 95. Sobra naman yung ating binawas. Try natin sa 685. So balik tayo, gawin naman natin siyang 685. Dagdag tayo ng 5. Okay, try natin to. Okay, 96, so dalawang kulang, pwede nating ilagay sa 95. Yan. Ganyan lang yung pagkuha o pagkopya ng ating original na data. Yung mga pinakayas kong to, wala akong problema yan. Hindi po makaka-apekto yan sa ikot kasi tatago sa ano. Walang, yan po ay babarnisan pa. Matatakloban din po yan. Kaya huwag niyo pong alalahanin kung natatalupan natin. Ang importante dito, makuha muna natin yung eksakto na kanyang resistance. Dahil yung susunod na mga i-rewind mo ay mas madali mo na siyang matututunan. Ayan, sakto 98. So nakuha natin dito sa malapad. Ayan. Hindi po ito ano, lilinawin ko lang po na itong ginagawa ko na pagkopya ng data, hindi po ito set up o scripted.
ito po ay ngayon ko lang din nakita yung resistance, kasi kaming lahat ng mga nagre-rewind, wala pong eksakto na resistance na kami makukuha dito habang nagre-rewind kami. Dahil ang galaw po ng coil sa pagre-rewind po ay hindi mo matatantya kung yan po ay mapapalapad mo o mapapaumbok mo. Kaya wala kang eksaktong resistance na kahit matagal ka nagre-rewind, hindi mo maieksaktong pare-pareha sa kanyang resistance. So, depende nga sa ikutan mo. Kaya kung maglalabis ka ng 2 ohms hanggang 4 ohms, ay itatimes mo pa yan sa 4. So, lalaki yung tataas yung resistance niya kung madadagdagan. Kung magkukulang naman, itatimes mo rin sa 4. So, magkukulang siya, bababa naman yung resistance niya. So, ito pong pag-rewind nito na pagkopya ng data ng bawat stator na itinuturo ko sa inyo ay technique lang po para makuha nyo, dahil hindi ko po rin alam na kung ilan ang lalabas na resistance dyan. Kaya ito po ay parang live na tutorial. So wala po itong kasiguraduhan kung ilang resistance yung mapapalabas ko. Kaya kinuha natin sa 720 naging 101, kinuha natin sa 680 naging 95 lang, nagdagdag tayo ng naging 685 naging 96. So nilagay natin siya sa 95, 695 lumabas siya ng 98. So eksakto na siya doon. So lalabas yung igagaya natin dito sa Makitid, 695 na ikot dito sa Makitid. Ano ba ang lalabas na resistance? Katulad din ba ng sa Malapad? Okay, yun ang susunod natin. Okay, naka 0. Iikot natin ngayon siya ng katulad ng iniikot natin sa Malapad. Dito naman tayo sa Makitid. Yan. Mali, same lang ng number ng magnetic wire natin. Okay.
Okay. 600 na tayo. So, kailangan na lang natin ng 95. Yan. 695. Detestingin natin yung resistance kung ano ang pagkakaiba ng malapad sa makitid. Okay, kayasin natin. Tingnan natin kung anong makukuha natin na reading. Yan, meron tayong 100. Hindi natin masyadong ohms. So, meron tayong sumobra na 2 ohms. Kung ita times natin niya sa 4, meron tayong sobrang 8 ohms. Yung 8 ohms na yan na sosobra ay makakaapekto sa pag-ikot ng ating rotor. So yung speed niya mababago, kaya kung medyo mabigat na yung dadali niyang hélice at nadagdagan ng resistance, medyo mahirapan siyang pabilisin yung mabigat na hélice. Yun yung epekto nung malapad sa makitid. So kung ang gagamitin natin ay yung makitid, kailangan natin na medyo magaan yung EDC. Kung gagamitin naman natin yung malapad, so yun yung eksakto na 98 natin nakuha. Okay, so ang gagamitin natin itong malapad, yung makitid, iikot natin pabalik para hindi masira, para magamit pa uli. Kaya itong gagamitin natin malapad dahil siya yung eksakto.